President-elect Bongbong Marcos says he will take over as Agriculture Secretary for the meantime. Mobile journalist Julie Baiza is with us over the phone to get more details or to give us more details on this. Julie, good evening. Good evening, Riza. Julie, gusto naming malaman ano nagtulak kay President-elect Bongbong Marcos para akuin itong DA post. Yes, ang ngayon nakikita ni Marcos na malaki na yung problema sa Department of Agriculture, kaya napili niya na kuhanin muna yung portfolio o maupo muna pansamantala, temporarily bilang DA Secretary. Mm-hmm. Julie, ano naman ang mga nilatag niyang plano bilang Agriculture Secretary? Kabilang sa priorities ni BBM, yung pag-increase sa production ng pananim ngayon at matapos ang tag-ulan. Pangalawa, restructuring sa Department of Agriculture. Kailangan daw na maging responsive yung DA sa mga problemang kinakaharap ngayon, kabilang yung pagtataas ng presyo ng food supply at lalo na nasa post-pandemic na tayo. Hiniling na rin ni Marcos sa DTI, NEDA at DBM na magsagawa ng economic forecast kung ano pa yung mga problemang kahaharapin para sa natitirang buwan ng taon. Kailangan daw na paghandaan yung mga kakailanganin sakaling magka-problema sa supply ng pagkain. Mm-hmm. Julie, may mungkahi si Senator Coco Pimentel na isuspend muna ang oil excise taxes sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Meron bang naging tugon ang incoming president tungkol dito? Hindi naging direkta yung sagot ni BBM kung sususpindihin yung oil excise taxes, pero ang sabi niya kapag hindi binawasan ang kapag daw binawasan ang excise taxes, hindi naman necessarily matutulungan yung mga talagang nangangailangan. Mas gusto raw niyang tutukan yung pagtulong at pagbibigay ng assistance sa mga pinaka-apektado sa transport sector at yung mga nakasalalay dito yung kabuhayan. Mag-focus muna raw sa mga nangangailangan talaga. Mm-hmm. May nabanggit din ba siya, Julie, kasi may mga bakante pa rin posisyon tulad na lang for Department of Health Secretary. Meron na bang napipisil para dito? Ang sabi ni BBM, paiksi na raw ng paiksi yung shortlist sa mga bakante pang posisyon gaya ng DFA at DOH. Meron na daw around 2 to 3 names sa bawat department. Target nila na may anunsyo yung nominees or appointee sa susunod na linggo bago yung oath-taking niya sa June 30. Maraming salamat. That was our mobile journalist Julie Baiza reporting live from Mandaluyong.